Okay, welcome back po ulit mga kaibigan dito sa ating channel, ano, Bombastic. Okay, so sa araw po na ito ay pag-aralan natin at itry natin kung kaya natin, ano, gumawa ng ano, stepper. So yung stepper po ay ginagamit po na ginagamit siya na circuit para sa isang class H amplifier, ano. Siya po yung magiging circuit para maging class H ang isang amplifier, ano. So from class AB, so magiging class H siya. So ano bang pagkakaiba ng class AB at class H, ano? So ang class AB po kasi yung rail natin positive rail at negative rail, yun na po talaga yung pinaka-supply, ano. So kahit magbo-volume ka, yun na talaga yung supply na nanggagaling sa rail niya, yun lang talaga yung maasahan. So sa class H naman, nagkaroon kasi ng additional supply, ano. So yun nga, gumamit nga ng stepper. Pero yung binagsakan na ng positive line ay doon pa rin sa pinaka B plus line at B minus line. So halimbawa lang po, ano, ito may amplifier tayo ganito, ano. Okay. So halimbawa lang, assuming na lang po ito yung PCB natin, ano. So ito yung PCB, mayroon po tayong tinatawag na B plus, ano. Ayan. At mayroon tayong tinatawag na B minus. So ito po yung halimbawa lang, ito ay Rakula. Kasi ito naman yung kilala, ano. So kung ito yung supply natin, so nakadirect lang po sa class AB, ano. So ito lang po talaga yung supply niya. So kung halimbawa ay 70 BDC, so negative at 70 BDC rin yung positive rail, ano. So naka-ground at may common ground tayo kasi naka-split nga ang supply. Okay? So paano naman sa class H? So kung mayroong 7 sa class H naman, ang mangyayari kung yan ay naka-70 na yung higher, yung rail na original. So may additional sa na high HB or tsaka HB plus tsaka HB minus, ano. So yung positive, so may nga sarili rin siyang circuit. So ang bagsak din ito ay papunta rin dito lang din ang bagsak, ano. So kung saan bumagsak yung original na supply ng class AB, doon lang din ang bagsak niya. So ganun din itong ano, HB negative natin. So dito rin ang bagsak niya. So isa lang ang binagsakan, ano. So ano nangyayari dito sa ano, HB at saka yung original rail kasi tinatawag na natin low rail, ano, low voltage LB. Positive LB at saka negative LB, ano. So ano nangyayari? So habang noon nagbo-volume, kung ang original mong amplifier ay naka 70 BDC lang. Ngayon, pagpihit niyo po ng volume, palakas, ang mangyayari, sa ano kasi, sa class AB, pag nagbo-volume ka, bumabagsak po ito, yung 70. So, maaring magiging
68, 65, sa basta nagre-reduce po siya habang nagbo-volume. So ano naman po sa class edge? Sa class edge, ito po dahil may stepper na, ito na po yung magiging function ng stepper natin. So habang nagbo-volume ka, yung 70 na yan, mag-i-step up po yan. So dahil 70 yan, aakyat po siya hanggang 75 or kung ano man yung maximum niya, halimbawa na lang approximate natin, 100 BDC. Okay, so ganun din yung negative high rail, ano. So kung ang ano niya ay 70, so aakyat din siya from 70 to 100. So yan ang kagandahan sa ano, sa dito sa class edge, kasi mas mas ma-resistant siya yung amplifier kasi hindi siya naglo-low voltage, ano? Hindi kagaya ng class AB, pag nilalakasan mo naglo-low voltage kasi nagda-drop. Dito sa ano, class edge, habang nagbo-volume ka, okay, so tumataas yung voltage. So ang kailangan lang dito sa board natin, driver board, calibrated siya sa maximum. Halimbawa lang, ang original ay 70. So dapat calibrated din siya sa 100 BDC. Kasi once na tumulak na itong stepper mo para dumagdag ng boltahe, dapat kaya niyang tanggapin. Kasi kung ang driver board mo hanggang 70 lang, hanggang 70 DC lang, pag akit ng boltahe nito dahil nagtutulak to habang nagbo-volume, kung hindi nakakalibrate yung driver board mo sa 100, baka pag-akit pala ng 80 BDC, biak na yung output mo. Putukan na lahat. So, dapat calibrated siya sa high rail. Ano? Okay, so, yan po, yan lang po yung basic. Ano? So, yan yung pinaka-basic natin doon sa driver board natin. Ano? So, paano naman yung power supply? So, sa power supply naman po, kung ito po yung class AB, so basic lang po natin ito, ano? Huwag na natin i-bridge para sa mga baguhan. Mas madali nila maintindihan. So kung zero, ito yung zero natin, gitna. So, halimbawa lang ay 50 AC. Ayan. So ganun din, sa kabila, 50 AC. Okay, so, i-simplify na lang natin yung circuit nga sa rectification. So, half-wave na lang natin. Okay, so kung ito yung ano, positive rail, ito yung negative, nakabaliktad lang, ano. Then, may filter po siya, ano, yan. Connected to ground. So, ito po yung pinaka-basic, ano. So, ayan, nakakompleto na tayo ng negative at positive. So, yan na po yung supply ng class AB. Okay. So, paano naman pag ginawa ng class H? So, anong nangyari lang kasi sa class H? Kung sa class AB ito, ito na yung magiging LBO ito, ano? Low voltage positive. LB negative. So, pag nagiging class H na siya, so, halimbawa lang ay maximum ay 100 AC. So, may additional pang winding dito, ano? So, ang mangyayari ulit, ganon, may rectifier. So, ganito rin ang mangyayari. Ayan. So, kaya nga, pag glass edge, marami siyang capacitor, ano? So, ito yung magiging high voltage negative, ano? So, negative siya, pero high voltage. So, yung isa naman, magiging positive. Ano? Siya yung magiging positive, pero ano siya? HB positive rail, high voltage rail siya, ano? So, pag dito pa lang, 50-0-50, gagana na siya yung ampli. So, ito yung HB, ito yung magbo-boost ng supply doon sa amplifier, ano? So, ganyan. Basic lang po natin yan, pero yan yung pinaka-ano niya. Pero sa original na circuit, naka full wave na po yan, ano? Naka-bridge rectifier na yan. Okay, so yan yung basic lang, pinapaliwanag natin. So, ganyan gumagana yung
class H amplifier. So may high voltage, may low voltage, ano. So ayan. So ang nangyayari dyan, mga kapasitor, halimbawa 10 kUF by 100 volts. So ganun din dito, ano. 10 kUF, 100 volts. So ganun ang magiging mangyari niya. Karamihan naman ay pare-parehas lang yan. Pero syempre, from ground to HB, kaya nga HB high voltage talaga yan. Okay, so pag-usapan na natin ngayon ang stepper. Ano? Okay, so may diagram tayo ng stepper. Okay, so hanapin ko muna, ano. Okay, so hanapin lang natin yung diagram ng stepper dito. So nawawala na. Okay, so ito na lang. Ito na lang ang pag-aaral natin. Itong okay, so sabi malaki, ano. Oh, ito na lang. Oh, medyo malabo nga lang, ano. Ako di makita. So, wala tayong diagram dito na malaki, ano. Ano may pakita sana. Nandito kasi sa camera yung, ano ko, sa camera na yung cellphone na to, nandito yung nakasave. Wala pala dito sa isla, ano. So, ito na lang. So, may hawig naman sa dito, ano? So, kung makikita natin, ayan. So, kung makikita natin, ito ho ay isang stepper, ano? So, itong 5 volts po dito, ayan. So, kung makikita po natin, ano? Yung 5 volts po, din may ceramic, din nakapuntang, papuntang base, ano. So, yung ceramic po dyan, ceramic at center diode na 5 volts, at may resistor na, nasa 39K, napunta ng base, yan. So, ito po yung first transistor natin, ano. Okay, so, ito po yung unang transistor na pasukan, din papasok din sa pangalawa, ano. So, ito yung magda-drive dito sa pinaka-ano natin, sa pinaka-final output natin, parang pinaka-regulator siya, ano. So, kung makikita natin itong circuit na to ay parang ano lang. So, simple lang yung stepper, ano. So, mayroon lang pinaka-input transistor din na drive din pinaka-output, ano. So ito na yung pinaka-final niya. Ito na yung magso-supply doon sa power OPT, ano. So magsasalubong sila ng LB at saka yung output nito, siya na yung magiging mag-step up ng voltage sa LB. Okay? So try natin na gawin, ano, yung ganitong diagram, kung mapagana ba natin, ano. Okay, so samahan niyo ako, mga kaibigan, para malaman natin kung gagana ba itong circuit na to, ano. Okay, so dalawang circuit yung pagkukumparahan natin. Ito ang pagkakaano sa akin na nagbigay nito. Ito daw po ay sa, ano, K-team daw po ito.
So galing sa KTN amplifier. So isa lang yan sa mga reference ko rin. So madalas ko yan tinitingnan tungkol sa stepper, ano, kasi wala ako masyadong collection. So nakakatakot naman din kasi mag-ano sa mga ano, magbibigay ng mga PDF. Kadalasan dyan eh, may mga patibong ano. Kaya mas gusto ko talaga schematic diagram. Okay. So ayan ito, katulad nito. Ano? So ayan, ito yung stepper niya. Ano? Ayan. So from speaker line yan, pumasok ng resistor, then may coupling capacitor din. So ang bagsak nitong signal na to, pumunta rin ng base. So dito papasok yung audio signal, then i-control siya ng 5 volts, ano? Sinner diode, yan. Then papasok yung audio signal dito, then ang labas nito ay magiging DC na siya, no? Parang DC, parang audio DC regulator ito, no? Audio operated DC regulator, parang ganun. Ganun yung pinaka ano ng circuit na to, na ganun siya nag-work, ano. So okay, try natin na gawin ito, no? So ito at saka doon sa kanina, similar ang ano nito. Schematic, pati value ng resistor. Ano? Okay, so yan, so gawin na natin, ano, mga kaibigan. Okay, so ito lang yung magiging guide na lang natin. Ano? Yan. So yan na yung magiging guide na lang natin. Okay, so umpisa natin. So ito na lang siguro muna ang gagamitin natin for the meantime. So ang liit nga nito, ano? Pero sige, try lang natin. Okay, so ang gagawin natin una ay ang okay, so maglagay tayo ng sinner diode, ano? So may sinner diode ako dito, mga kahoy-kahoy nga lang. Pero ano ito, ano? 5 volts. Okay, so yung nakalagay dito, 5 volts regulator. 5 volts sinner diode. 5 volts, then 12K pala, ano? So 12K. So, kailangan natin ng 12K. Okay, so maganda siguro. I-drawing ko muna yung schematic, ano? Para mas masundan niya, ano? So, ayan. Okay, so ang magiging diagram natin, ganito, ano, sa stepper. So, kailangan natin ng sinner diode, resistor, then sinner diode. Ayan. Then, pagkatapos nun, may ceramic na naka parallel. Ayan. So sa positive may resistor tayong naka-connect sa base na rin. Okay, so may resistor tayong ayan, 39K, ano? Yan, pagdating sa baba, mayroon tayong 4148 diode, ano? Okay. Okay, then pumasok itong ano na to sa base. Yan, pumunta ng base. Ang transistor na to ay isang NPN 5551, ano? Okay, so yung collector ay pumunta ng 2K resistor. Ayan. Yung emitter ay remicta lang siya, no?
kasama ng 4148 anode. Okay, so common to isa lang, no? So ganyan yung stepper natin, ano. Okay, so dito na tayo, papunta na tayo ng pangalawang transistor. So may 2K, ayan, 2K resistor, ayan. Then may 22 picofarad ceramic. Okay. Okay, so then may diode tayo dito ng rectifier, ano. So hindi ko rin alam kung ano ito, ano. So malamang may kinalaman din ito sa ano. So malalaman natin kung talagang working itong schematic nito. Actually, pag i-type mo yung class 8 schematic sa YouTube, ito yung lalabas, makikita mo to, ADA class 8. So pwede niya rin na screenshot niya lang. Pero para sa mga ano natin, so pag-aralan lang din muna natin, ano. So ayan, may resistor na rin tayo. So pumunta na rin pala ito ng base. Ito. Ayan. Tapos may 220 ohms. Okay, connected din siya sa B plus, ano, sa HB line. 220 ohms ito. Okay, so yung emitter po nito, dahil ito ay PNP type, yung emitter pumunta ng HB line din, ano. Ayan. Ayan. So yung collector natin ay may resistor na 5.6. Going to LB line, ano, LB line ito. So 5.6 ohms. Okay. Then my collector to base ito. So kanina may collector na, no? Yun, yun. So may mali pa pala tayo, ano. So dito pala dapat ito, okay? Collector to emitter, so dito. So inat connected na lang natin ito. Dahil itong isa ay collector. Base to collector. So ito, dito ang punta nito, ano. Ayan. So walang connection ito, ano. So dito. Okay, so nagkamali nga tayo, ano. So ito yung tama. Kasi nga before resistor na 22K may ito nga yan, 22 PF. So, parehas 22 UF ang value nito. So, dito na tayo sa pangatlo. Tapos na, may resistor na rin, ano. So, ayan, pumunta lang. So, yung collector natin, ito, pumunta siya ng base. So ito na yung ano natin, pinaka-regulator, yung pinaka-final lang stepper, ano. Okay, so ang mangyayari, pumunta siya ng base. Din yung collector, yung collector natin, siya yung pumunta ng
HB, ano, HB plus. Din yung emitter natin, ito na yung magiging supply. Ito na, siya na yung magiging supply na, siya na yung magiging pinaka-output ng stepper. Okay, so nakaparalel na naman to, itatimes to lang natin to. So, mayroon pala itong resistor sa base, hindi kalimutan ko na rin. Mayroon siyang, may resistor sa base, 4.7. So, may 4.7 pa pala yan dito. Ohms, 4.7 ohms. So, ito na yung, ito na yung LB. LB natin na positive. So, ito na rin yung pinaka out natin, ano, ng stepper. So, ito na yung magdadagdag. Kung halimbawa 70 BDC ito. So, pag gumana itong circuit na to, ile-level up niya ito, ano? Ile-level up niya. So, aakyat siya ng at least 70 plus. Okay? So, depende sa magiging transformer na gagamitin. So, ito times 2 ito, ano? Times 2. So, yan lang, ganyan lang. So, yan na siguro gawin natin, ano? So, double check nga natin. Baka mag-ano tayo, ano? So, 12 8 4 7 E 39 4 1 4 8. So, yan lang. So, ito na yung HB plus. Sabihin na natin ano to. Sabihin na natin 95 na lang to, 95 BDC. At consider na rin natin ano ito, 70 or 45 BDC. So, okay, so try natin gawin. Okay mga kaibigan, so susupplyan na po natin, ano? So para malaman na natin kung mag-work ba ito, ano? So unang lagyan natin ng ano, yung input. So ito po yung input natin, ano? Okay. Then itong HB natin, itong LB out, ito na po yung pinaka main na B plus ng ano, ano? Amplifier. Ito na yung LB, Laurel. Ano natin? Yan na rin yung output ng stepper, ano? So siya na rin yung, ito na rin yung magbo-boost lumaya ng voltage. Okay, so nilagyan na natin ito ng diode, ano? Pinaka-ground niya. Kasi sa diagram natin ay may ground talaga siya, ano? So, ayan, no? Kung dito, makikita natin, ayan, no? So, may diode, ano? So, ito kasi yung pinagkuhaan natin at saka yung isang diagram. So, similar kasi sila, ano? So, kaya dito tayo, yung kabila, walang diode, pero ito may diode, ano? So, nilagyan ko na lang din, ano? So, ito na yung, ito yung galing speaker, ito yung high rail. Din yung pinaka-out nitong 5200. Dito dalawa ginamit, ang ginawa natin, isa lang, ano? So, kasi ano lang naman natin to,
itong purpose talaga ng sir ginawa natin, eh, gusto natin patunayan kung nag-work ba ito, ano. So, may capacitor pa nga siya dito, ano. Okay, so, sa isang diagram, okay, so same naman, ano, so wala lang yung diode dito, ano, isa. So lagyan lang na natin ng diode, ano. So yung gagawin lang muna natin ngayon, so isang pisingi lang muna siya, ano. So yung positive, high stepper lang muna yung ginawa natin. Kasi baka may, baka hindi gumana to. So hindi muna natin pinagsabay. So bakit natin kailangan pagsabayin kung hindi pa natin tested, ano. So yan, may ginawa akong filter, ano. So, ito na yung magiging rectifier muna ng high rail natin. So, single diode lang muna siya. Kasi experiment na naman to, ano? Kung mag-work ba itong diagram na nakita natin sa internet, ano? So, ayan. May rectifier. Pumunta na siya ng ano natin? Stepper. Yung high rail din ito. Ah, ground. Ina-ground lang natin dito, ano? So yung ground na to, i-common ground din natin sa ground ng ampli. Ito na yun, ground. So ground ng ampli rin itong puti na to. Ay naku, bumitaw. Ay naku, nawawala pa yung panghina. So, hindi natin alam kung mag-work ba itong circuit na ito. Kasi hindi ko rin alam, hindi ko pa nasubukan eh. So, malalaman natin yan, ano. So, ito yung dati niyang, yung original niyang rail na low rail, kakabit din natin yung original niyang rail ay 45 BDC. So, 45 BDC ang standby natin ito. Okay, 45 BDC yung standby. Then pag nagbo-volume dapat tayo aakyat yung DC, ano? Aakyat yung supply natin. So, makikita natin yan sa tester natin, ano. Yan, medyo ano lang yung tester natin. Dapat baka ganito pala, ano. Ayan, yan. So ayan na, may input na tayo. At ito ginawa ko lang stopper to ha, kasi para makatayo yung tester natin. So i-position na natin yung tester natin dito sa output ng stepper ito. Then i-ground lang natin itong isa. Ano. Okay, so supplyan muna natin ng 45 BDC. Okay. So, ayan. Makita ang tester. Ayan. Silaw. Nakakasilaw sa tester. Ayan. Ako, silaw pa rin. Ayan. So ayan, susupplyan na natin, ano. So yung low rail lang muna, so dapat 45 BDC. Tingnan natin kung gagana ba. So ayan, may 45 BDC lumalabas. So pag ikakabit ko na yung high rail, so ikakabit ko na yung high rail, ha. Yun, kinabit ko na yung high rail natin. So dapat pag-uwihan, taas ka agad ha. Wait, so sobrang taas ka agad ang voltage ha. Ayan.
bagaimana kulit ko. Ganun nga natin sa diagram natin. Ano? Okay, wait lang ha. Parang may nag-dikit nata dito. Ayan ako lang. Ayan. Okay, so kabit natin ulit. Ayan, volume tayo. So ikakabit ko yung high rent kung aakyat ba yung voltage. So ayan, nakakabit na yung high rent natin, ano? So bubulyum ako dito. Bubulyum ako kung aakyat ba yung voltage natin. Problema, no? Yan, tingnan natin ulit. Masyado naglalaro, ano? Wait lang. So, silipin natin. Silipin natin ang linya nito at parang may trouble, ano? Konti. So, check ko lang. Baka may sumayad, eh, ano? Input HB. Okay, testing natin ulit, ano, mga kaibigan. So, yan, tumutugtog, wala pang high rail. Testing natin, kabit yung high rail. Problema to konti, ano, at umaakyat ka agad, ano, hindi na dumadaan ng ano, ano. So, check muna natin. Hindi na dumadaan ng, ano, dito agad 80 volts, ano. So, hinang lang muna natin. Baka may naglulos. Ano? Okay, so check natin ulit. Taas ka agad yung ano niya, ano? So, hindi siya naglalaro, ano? Dapat pag naka-off mo ang volume niyan, mga kaibigan, ay dapat nagsisiro
nagpo 46D si dapat ganyan ano. So ayaw niya maglaro ano. So, may problema nga ito. So, silipin natin yung circuit nito kung saan ang lang natin. So kailangan pala lagyan ng capacitor itong diode, ano? So malamang may problema, may kulang dito sa circuit na to. So inactual ko lang lagyan ng ano, no? Capacitor dito. Lagyan natin ng capacitor, ano? So nilagyan ko ng 220 by 200 volts. So dapat sana siguro mas maganda sana kung mataas ano. At least 68 or 100 by pop muna natin ano. So mamaya ay ano natin yung circuit ano. So natsambahan lang din natin. Kasamang lumuwag yung ano ito. Sobrang tip na. Ano ba yan? So ayan, wala pa na yung ano, dinagdagan lang natin ng capacitor ano. Kumapit ah. Okay, so patutugan natin. Sukatan natin ulit. So, ayan, may ano na tayo. Ayan, may 46 BTC. Volume tayo. Ang bagsak. Bumabagsak pag binubol yun. So itakabit natin ang rail, ang high rail, para gumana ang stepper. Yan, nakakabit na. Okay, so pag hinanaan, dapat maglo-low voltage. So yun, gumagana na, no? So ang problema pala sa diagram na to, may kulang, ano? May kulang na capacitor, ano?
sa diode. So may kinalaman yung diode. No? Ito. So pag wala itong diode pala, diode, kung wala pala itong capacitor na to, kunting volume lang, didiretso na siya ng 80 BDC. Ano? At pag hininaan, ayaw humina. Ano? So nilagyan natin ng capacitor, hindi ko rin alam, but natsambahan ko lang talaga. Yung paglagay ko ng capacitor yan, umuki na siya. Ano? Isang pisngi pa lang na stepper yan, ano? So, napagana na natin, ano? So, i-ano ko lang, wait lang, ha? So, i-correction na natin ang diagram natin na ginawa, ano? Okay, so, yung mga mali pala nito, ha? Ito balik na dapat ang diode nito, ano? Yan, ganyan dapat yung diode, ano? Then, nagkaroon tayo ng diode dito, no? Nagkaroon tayo ng diode dito, rectifier, na naka-ground. So, dapat pala ito ay may capacitor din dito, no? Na naka-ganon. So, kung wala tong capacitor na to, hindi siya mag-work. So, ang makita nyo naman, matagal natin Chernobyl, ano? So, kasi hindi ko rin alam at first time ko din ito, no? So, may patibong din siya, no? May patibong siya. So, ito, ginawa natin. Yan, tama pa rin ito. So, testing natin. So, yan yung diagram niya, no? So, pagkaano, pagka yung isang partner nito, kasi ito positive polarity ito, eh. So yung isa i-reverse mo lang yung diode, pati ito reverse lahat yan, ano. Then ito magiging 1943. Magre-reverse lang din kasi ano yan. Ganun pa rin yung base. So ito yung isang pisngi pa lang, yung positive out pa lang na ginawa natin. So, hindi pala kasi sa board na to, maliit, ano? So, siguro, paggagawa ako ng ano, next time, ha? Medyo malaki-laki yung PCB na, ano? So, siguro kailangan magawaan talaga ng ano to, design. So, ayan, so, testing natin ulit. So, yung ginawa lang natin muna dito, sa circuit na to, ay half wave lang muna, ano? Kasi, wala pa tayong naka-ready talaga. So, half wave, ang ano lang natin, purpose lang natin ay kung mag-work ba yung circuit. So, yun nga, na-prove natin na may patibong pala talaga. Ano? So, nagkaroon ng patibong. Okay, so, testing natin ulit. Ayan. O, yan, saksa ko na yung Loren. Magkakaroon ng 45 BDC yan. So, volume tayo. So, kung makikita nyo, habang binubulyum ko yung pag glass AB lang, ano, yung glass AB, pag binubulyum mo, habang lumalakas ka, bumabagsak yung B+, ano. So, bumabagsak, umabot nga ng 43, ano. So, pagka may stepper, ganito naman ang mangyayari. Ano? Yan, umaakyat siya habang binubulyum, ano. Ayoko lang masyadong lakasan kasi yung kabilang side ng ampli, kabilang negative side, wala pang stepper. So, hindi magbabalance yung B+, ano. So, baka ma-auto bias. So, although calibrated naman itong amplifier natin. So, pwede pa rin talaga siya palang gawing class H, ano. So, next time gawin natin naman yung kabilang polarity, ano. So, yun nga.
nakuha natin na may patibong talaga siya dito. So itong ano nga, ipatibong siya yung nilagay niya. Wala siyang kapasitor. So malaking to, malaking ano pala yung kapasitor na yan, ano? Pag walang kapasitor, hindi mag tumaas pero hindi na siya maglalaro. So siguro mas maganda try natin try natin lagyan ng malaki-laking kapasitor to, baka mas gumanda ang performance, ano? Okay, lagyan natin para malaman lang natin kung ano magiging performance, ano? So ayan, nakabit na natin ng kapasitor, ano? So, testing na natin. Are you okay? Clap with me in the classroom. Okay. 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 So ayan, umakyat pa yung voltage, ano? Kaya niya umabot ng 90. So maganda pala talaga na mataas ang capacitor dito, ano? Yung kanina kasi nababa, halos 80 lang maximum. Pero nung dinakihan natin yung capacitor, kaya nilang umabot ng 90. Ayun, oh. So, kaya lang, siyempre kawawa yung amplifier natin. Yung kabilang polarity, tumataas. Kasi may stepper, yung kabila, wala pa. Kasi isa pa lang yung nagawa natin, ano. So, isang observation lang natin yan. At least, naging saksi kayo kung paano ko tinuklas itong stepper, ano. Stepper na na makikita sa internet, ano? So makikita mo sa internet, so ito yan, no? So i-search mo lang yung class H, makikita mo na tong ano na to. Yan. Ito pag sinearch mo yan sa internet, yan lalabas yan, no? So pwede mo pag-aralan yung circuit niyan, ano? Pwede yung pag-aralan. Yan. So, na ano natin, na may kulang, ano? May kulang sa diagram. So, kulang siya ng kapasitor dito, ano? Kulang. So, yun ang isa sa natuklasan natin para maging perfect ang stepper, ano? So, kailangan ng ganitong kapasitor na mataas ang parad para umabot siya ng 100 BDC, ano, or 90 BDC. 95 BDC lang pala yan, ano, kung ano. Ginamit kong ano dito. So, ayan, testing natin ulit. Babagsak. So, ayan. So, may tamang ano rin pala ito, no? Tamang timpla rin talaga. Umaakyat talaga yung voltage niya, ano? Naglalaro. So ganun ang trabaho ng stepper, ano. So hindi ganun ka magiging init yung hindi nagiging mainitin yung output mo, ano. Kasi pag humihina yung bit, mabagsak din yung supply. Pag humahataw, hahataw din yung supply. So hindi talaga siya nag-ano. Hindi siya katulad ng class AB na bumabagsak, ano. So yun lang ang may share ko about basic stepper, ano, no?
tipir para sa class 8 ano. So hindi pa, no, hindi ko pa masasabing class 8 'yan kasi isang polarity pa lang 'yung inano natin. Okay, so 'yan lang po. Maraming salamat. God bless po.